At mga minama, sa oras po ito, akin pong hinihiling na tayo po ay panandali ang tumayo. At tayo po mga minamahal ay magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby Domingo. Purihin ang mga Panginoon. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos, mga minamahal sa mga sandaling ito. At mga kapatid ko, nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na papuri, luwalhati, paglakila at pagsamba, mga minamahal, na tatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. At nagbibigay dobling paggalang po at pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos, ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butiing mga anak, ang kanyang beloved children, Almeda family. At patuloy po nating alaala, mga minamahal, sa mga aral at turo po mula sa ating minamahal, kinagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng aking mga kasama sa dakong ito, sa lahat ng ating mga mangangaral, elders po natin, mga core members, kapatiran po natin, especially sa ating mga bisita ngayon sa umagang ito. At nais ko rin pong batiin ang lahat ng ating mga webcast viewers, mga kapatid ko mula dito sa ating bansa, maging sa labas po ng ating bansa, mga minamahal. Sama-sama po tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Itaas natin ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagpala po naming Ama sa Langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, minsan pa o Diyos, kami dumudulog sa trono mo ng biyaya, Amang Banal, sa umagang ito, upang humingi kami ng gabay, Mahal na Panginoon o Diyos, patnubayan mo po kami sa aming pong Bible study sa araw na ito. Mahal na Panginoon, abutin mo ang aming mga kapatiran. Abutin mo o Diyos ang aming mga kababayan, mga nakikinig, Mahal na Panginoon, nanonood o Diyos, saan man sulok ng aming bansa at sa labas ng aming bansa. Amang Banal, iunat mo mapagpala mong kamay. Nakilang Diyos, langisan mong salita sa ganang akin, wala akong magawa. Sa panalangin o Diyos ng iyong taong nilangisan, Mahal na Panginoon, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. O Diyos, dalangin po namin, Amang Banal, hallelujah, sumaamin ka. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat sa spiritual of God. Hallelujah. Anoint the word of God in the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, and belief and doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, kahit anong mangyari, mga kapatid ko, ang mga Kristiyanong umiibig talaga sa ating dakilang Diyos ay hindi po mapipigilan sa pagsamba. Amen? Praise God, mga minamahal. At mga kapatid, minsan pa ay tayo po'y sumusunod sa palatuntunan, sa patakaran, protocol, mga minamahal ng ating pong siyudad, San Fernando, Pampanga, mga kapatid ko, na nagkaroon po tayo ng lockdown muli itong araw ng Biyernes, Sabado at Linggo, mga minamahal. Subalit dito po sa Barangay Sagin po natin ay hanggang January po tayo, mga minamahal. Praise God. Subalit, mga kapatid, hindi po yan magiging problema sa ating pagsamba. Amen? Dahil sa mga minamahal, pwede po tayong makibahagi sa ating malalagawain, sa ating mga tahanan, sa pamagitan po ng ating panonood, sa ating pong banalagawain, mga minamahal ko. Amen? Praise God. Mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong aralin sa umagang ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Kung ating pong mabuksan ang aklat po ng Lucas, Kapitulo 2, talatang 11, mga minamahal. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Sundan natin ang Ephesians bago natin basahin ang dalawang ito sa Tagalog. Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Mga minamahal, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Tagalog po. Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11. Ating beloved Colonel, ating beloved Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Amen. Sa Epeso 1, ang talata ay 4 at 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya bago itinatag ang sanlibutan
upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. 5. Na tayo itinalagan niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganayang kaniya ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban. Amen. Purihin na dakilang Diyos, pagpalain ang ating mahal at Panginoon ang kanyang mga salita, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Lahat mo muna magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Huwag niyo po akong tutulugan. Amen. Amen. Praise God. Mga minamahal, ngayon po ay araw ng Kapaskuhan, mga kapatid ko, December 25. Nais kong ibigay ang ating pong topic na ito, mga minamahal. For you, the Savior was born. Amen. Amen. Isinilang ang Savior para sa iyo. Praise God. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Sa nabasa natin, mga kapatid ko, Ephesians chapter 1, verse 5, tayo po'y itinalaga ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Tayo po'y itinalaga niya noong una pa. Sabi ng verse 4, mga minamahal ko, bago likhain ang mundo, pinili na tayo ng mahal na Panginoon. Amen. At yung ating nabasa kanina, mga kapatid ko, ang sabi ng banal na kasulatan, for there is born to you this day, in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. Amen. Ang plano ng dakilang Diyos, mga minamahal, na kaligtasan para sa ating lahat, mga kapatid ko, ay dati na niyang pinlano. Tapos na. Naiplano na. Wala na pong makakapigil nito, mga minamahal. Wala pong nakapigil nito. Ang kanyang planong kaligtasan, mga minamahal ko, sabi ng Bible, wala pa man ang mundo. Wala pa man po, mga minamahal, yung dagat na nakikita natin, yung lupa na nakikita natin, yung langit na nakikita natin, mga minamahal. Tapos nang pinlano ng dakilang Diyos yung kaligtasan. Alam po ba ninyo, mga minamahal, na bago natin natanggap ang kaligtasan, taglay natin ngayon, mga kapatid ko, at tatagalayin pong kaligtasan ng lahat ng tatanggap sa dakilang Diyos pagkatapos ng gawain natin. Nagkaroon po muna ng matinding planong paghahadlang si Satanas, mga minamahal, para sirain niya yung magandang plano ng Diyos sa tao. Kung babasahin mo, mga kapatid ko, ang Luke or Matthew chapter 2, mga minamahal, Satan used King Herod to kill the newborn babe. Si Satan pumasok po, mga minamahal, kay Haring Herodes para mawala po yung plano ng Diyos sa mundo. Matthew chapter 2 po yan, mga minamahal, basahin mo yan. Sinikap po na patayin po ni Satan sa katauhan po ni King Herod, mga minamahal, yung sanggol para hindi na matuloy yung planong kaligtasan, mga minamahal, ng dakilang Diyos sa tao. Kasi kanya pong nabalitaan, mga kapatid, na isinilang po yung sanggol na yun po ang maghahari. Bulong-bulungan, mga minamahal, yung sanggol ay magiging hari. So nagkaroon siya ng pagsiselos, mga minamahal. Ayaw niyang mawala sa kanya yung kanyang kaharian. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid ko, inutusan niya yung manglalakbay, mga minamahal, upang alamin kung nasaan po yung isinilang, at sabi niya, sasambahin ko rin siya. Bumalik kayo rito upang i-guide niyo ako para nang sa ganun sasambahin ko siya. Pero ang totoo, mga minamahal, papatayin niya ang sanggol. So nung pagkatapos nilang masumpungan, mga kapatid, yung mga shepherd, mga minamahal, pabalik na sila kay King Herod, nangusap ang angel ng mahal na Panginoon. Sabi ng angel, mga minamahal, huwag na kayong mag-report kay King Herod sapagkat ang plano niya ay papatayin ng sanggol. So ang ginawa, mga kapatid ko, ng mga manlalakbay, lumihis po sila ng daan. Noong nakita at napansin ng Haring Herodes, mga minamahal, na siya'y nalansi ng mga shepherds, mga kapatid ko, ang galit niya, tinantya na lamang, mga minamahal, ang galit niya mula 2 taong gulang na bata, pababa, pinapatay niya lahat. Para nang sa ganun, mga kapatid ko, siguradong mamatay yung sanggol, yung tagapagligtas. Pero hindi po natupad. Hindi po nangyari.
Hindi nagtagumpay yung maitim na balak ni Satan, mga minamahal. So sa nangyaring pagsilang sa sanggol, mga kapatid ko, sa manger, defeated na po si Satan. Amen. Nung sinilang ang sanggol, mga minamahal, at siya po'y natuloy na lumaki, mga kapatid, defeated na po si Satan. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng kanyang planong pagwasak, mga minamahal, sa ating mga buhay nung panahon na tayo po'y nasa kasalanan pa, inayos ng dakilang Diyos. Mga minamahal, 1 John chapter 3 verse 8, sabi ng Bible, mga kapatid ko, ihanda natin sa Tagalog. Ang sabi rito, "For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of Satan." Tingnan nyo, napakagandang talata. Grabe pala ito, mga minamahal. Inayos ng dakilang Diyos yung buhay natin. Inayos ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating future. Amen. Di ka ba natutuwa dyan? Kaya nga may Christmas eh. Mga minamahal, kaya nga may Christmas. Dahil ito po ang dahilan ng Christmas. Amen. Na kanya pong, mga minamahal, inayos ang ating mga buhay. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. 1 John chapter 3 verse 8 po, pakibasa. Dito po sa unang Juan kapitulo 3, ang versikulo po ay 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo, sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Sa bagay na ito'y nagkatawang tao ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nahayag ang anak ng tao. Nahayag ang ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng Bible, "The only one God was manifest in the flesh." Anong layunin, mga minamahal ko? Para wasakin ang gawa ng Diablo sa buhay po natin. Amen. Kaya ang Christmas, mga minamahal, napakasimple po nito. Marami pong preachers, gusto nila, mga kapatid ko, every year, iba't ibang paraan ng topic ang gagawin po nila pag itinapik po itong Christmas, mga minamahal. Ang iba gusto pong pagandahin, mga kapatid ko, pagandahin ang husto yung kanilang mga topic about Christmas, mga minamahal, para mas lalong ma-impress ang crowd sa kanila. Pero hindi ganon. Hindi ganon ang nais ng dakilang Diyos. Complex ang story ng Christmas, but the message is simple. Amen. Si Apostle John, mainmahal, mabasa mo. Nang ipangaral niya yung birth of the Savior, mga kapatid ko, ay napakasimple lang. Tingnan niyo po yung aklat po ng John, chapter 1, verse 12, 13, and 14. Ang sabi nito, "But as many as received Him, to them, He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." Napakasimple. "Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Ito po yung napakasimple. "And the Word became flesh and dwelt among us." Ganun lang kasimple. Amen. "And beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Tingnan natin sa Tagalog po. Juan kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 14. "Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos." Amen. "At nagkatawang tao ang Berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan." Yung Berbo dyan, mga minamahal, yan po yung Word. Yan po ang ating Pangsukristo, mga minamahal. Sabi rito, "The Word became flesh and dwelt among us." Ganun lang kasimple, mga minamahal, mangaral ang mga apostol nung araw. Direct to the point, mga kapatid ko. Amen. Wala nang paligoy-ligoy. Kaya, you don't have to say something new about the story of Christmas. Hindi na natin kailangang dagdagan pa, mga minamahal. Hindi na natin kailangang pagandahin pa ng husto, mga kapatid ko, para hangaan ka ng tao. Hindi po.
Simple lang, mga kapatid. Gusto lang ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit paulit-ulitin mong ipangaral ang Christmas. Bakit po, mga minamahal ko? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, paulit-ulit nating pakinggan yung story ng pagsilang ng Savior, mga kapatid ko, sapagkat yung story ng kapanganakat po ng ating Savior, ng ating pinakamamalpaso Kristo, dito po nakakapit, mga minamahal, dito nakatayo yung ating pananampalataya. Amen? Ito po, mga minamahal, ang sentro ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. The Word became flesh and dwelt among us. Amen? Talakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Praise the Lord! Kung hindi isinilang yung sanggol, yung isinilang na sanggol, kung hindi namatay at muling nabuhay, mga minamahal, yung ating napakabait at dakilang tagapagligtas, walang Christian sa mundo. Wala pong Christianity, mga minamahal. Wala tayong lahat pananampalataya. Walang Christmas. Lahat tayo nakaatang sa dagat-dagatang apoy. E mga minamahal, sabi ng Bible, habang wala ka pa sa mundo, mga minamahal, nakita ka na ng ating dakilang Diyos na buhay. Grabe kadakila ang mahal na Panginoon, ano po? Grabe yung kanyang kapangyarihan. Wala pa man ang mundo. Wala pa man lahat-lahat. Wala pang earth, mga minamahal, na nakalutang, mga kapatid ko, sa outer space. Kilala ka na ng mahal na Panginoon Diyos. Alam ng mahal na Panginoon na isisilang ka sa mundo. At alam ng dakilang Diyos, pag narinig mo yung kanyang salita, mga minamahal, tatanggapin mo yung kanyang salita. Amen. Kaya nga, mga kapatid, medyo may kahirapan po. Minsan, mga minamahal, akala natin, tapos na po yung mga lockdown. Malaya na tayo nakapagdadalo, nakapagpupuri sa mahal na Panginoon. New normal. Biglang-bingla, mga kapatid ko, ito. Bawal po ang mangaruling, bawal po ang magmano sa kanilang mga ninong at ninang, bawal ang magbahay-bahay, may mahal para mamasko. Amen? Kaya mga kapatid, ang kaligtasan talaga natin, mga minamahal, pakakaingatan po natin sa paanong paraan po. Huwag mong hayaan na hindi ka makarinig ng Word of God. Kung hindi ka man makadalo dito, may mahal, mag-webcast ka. Amen po? Praise the Lord. Napakaraming mga minamahal, manood tayo sa main church, manood tayo sa Pampanga, manood tayo sa Cebu, manood tayo sa Baguio, manood tayo, mga minamahal, sa Mikawayan. Napakarami nating gawain, mga minamahal. Lahat yan, webcast. Amen. Pero iba talaga, mga kapatid, yung present ka dito. Iba, mga minamahal, yung nararamdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, tuwing magbubulay-bulay tayo, mahal na Panginoon, wala pa pala ang mundo. May plano ka na sa buhay ko. Sabi ng Ephesians 1:4, nabasa natin kanina, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Alam niyo, hindi tayo ang nakasumpong ng kaligtasan. Hindi po tayo, mga minamahal, ang sasabihin natin pag tayo nagpatotoo, kung hindi ito katotohanan, hindi ako magtsatsaga dito. Mali po yun. Ang totoo niyan, tayo ang pinagtiyagaan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo ang lumapit, hindi tayong humanap ng kaligtasan, kundi inilapit ng Diyos ang kaligtasan sa ating lahat. Amen? Sapagkat ang sabi po ng Bible, mga minamahal, tayo po ay bulag sa Ebanghelyo before. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, mga minamahal, whose mind the God of this age has blinded who do not believe, sabi ng Bible, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Tingnan niyo sa Tagalog po. Sa ikalawang mga taga-Korinto, ang kabanata ay 4, ang talata ay 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang
ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Hindi natin, tuloy. Na siyang larawan ng Diyos. Na siyang larawan ng Diyos. God bless you so much po. Mga minamahal, ganyan tayo dati. Ganun dati ang kalagayan natin. Hindi natin makita yung liwanag ng Ebanghelyo. Hindi natin makita, mga minamahal, gano'ng kahalaga yung Bible, mga kapatid ko. Akala natin ordinaryong aklat lang, may mahal, hindi po. Ito ang nagbago sa buhay natin. Say praise the Lord, mga minamahal. Kaya, complex po yung story, mga minamahal, ng Christmas. Sabi ko sa inyo kanina, but the message is simple, mga kapatid ko. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal ko? Mahirap unawain, mga kapatid, yung meaning ng Christmas sa mga taong hindi pa nakikipagkaisa sa ating pinakamamahal na Kristo. Pero sa ating mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, napakasimple lang unawain, mga minamahal. Gaano kasimple? Sabi ng Bible, that for you and me, the Savior is born. Amen. Para ibigay ang kaligtasan, para tayo po'y makinabang, hindi siyang makikinabang tayo. Amen po. Praise God. Kaya mga kapatid, alam niyo, ang unang nakatuklas po, mga mahal, unang nakasaksi po, nung panahon na isinilang po yung sanggol, dun sa Bethlehem, mga kapatid ko, shepherds. Mga shepherds, mga mahal. Sila po yung mga unang nangaral. Sila po yung mga unang inutusan ng ating dakilang Diyos para ipaalam, mga mahal, sa buong mundo na isinilang po, totoo po yung Mesaya, yung Kristo, isinilang sa sabsaban, mga minamahal. Alam niyo po, itong mga shepherds na ito, mga kapatid, ito po ay, ito talagang trabaho nila, mag-alaga ng tupa. Ang tawag po sa kanila, mga minamahal, the most neglected and rejected people. Yun yung mga shepherds nung panahon na yon. Dahil sila po yung laging nasa farm, sila po yung laging nasa bukid, mahihirap lang po yung kanilang kalagayan, mahirap po yung buhay nila, mga amoy tupa sila. Hindi sila mabango. Araw-araw, amoy tupa ang katawan nila. Marumi sila. Pero sabi ng dakilang Diyos sa kanila, mga minamahal, fear not. Inuutusan ko kayo. Amen. Huwag kayong matakot. Inuutusan ko kayo. Do not be afraid, for behold, I give you good tidings, sabi ng dakilang Diyos sa mga shepherds. Imagine, sila yung mga neglected and rejected people, ginamit ng dakilang Diyos para mangaral na sumilang po ang Savior. Nakikinig po ba kayo? Lahat ng gising magsabing, praise the Lord, mayin mahal. Kayo, regalong kaligtasan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, hindi po ito limitado sa ilang tao lang. Mga minamahal. Kung ginamit ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, yung mga taong rejected, neglected, mga minamahal ng mundo. Mga kapatid ko, makikita natin dito yung ang dakilang Diyos pala, mga minamahal, tinatanggap niya lahat ng tao. Kahit ikaw po'y outcast, kahit ikaw ay neglected and rejected ng mundo, mga minamahal, para sa'yo ang pagsilang ng sanggol. Para sa'yo yung kaligtasan. Mga minamahal, hindi po ito para sa mga mayayaman lang. Hindi ito para sa mga matatalino lang sa mundo. Mga kapatid, hindi limitado ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal sa tao. Amen. Kaya siguro minarapat ng dakilang Diyos, mga minamahal, pinahintulot ng dakilang Diyos, yung kanyang unang utusan, yung kanyang unang mga minamahal gamitin, ay mga shepherds, mga rejected na tao. Hindi pinapansin, mga amoy tupa ang katawan, mga minamahal. Kung tingnan, mga kapatid ko, mga basura lang ng mundo. Mga pastol lang yan. Wala yan. Mga minamahal. Kaya nga naalala ko po si David nung araw. Si David, mga kapatid ko, siya po'y shepherd din. Amoy tupa rin ang katawan niya, mga minamahal. Inechapwera siya ng kanyang mga kapatid. Kaya nung naghanap ang dakilang Diyos ng hari ng Israel, mga minamahal, pumunta si Prophet Samuel, mga kapatid ko, dun sa tatay po ni David, para maghanap po na magiging hari, mga minamahal. Wala siyang makita sa mga kapatid. Sabi po ni Samuel, wala ka na bang anak dito? Meron pa po sa bukid. Wala yun. Huwag niyong pansinin yun. Kasi, ano lang yun eh, tagapastol lang ng tupay. Wala magagawa yun. Hindi pwede yun. Sabi ni Samuel, tawagin mo siya.
tawagin mo siya. Nung makaharap ni Samuel, sabi ng mahal na Panginoon, anoint him. Siya ang pinipili ko. Hallelujah. Naging king of Israel, si David. Amen. Rejected and neglected David, manginmahal, sa kanyang pamilya. Pero siya po ang kinalugdan ng dakilang Diyos natin. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya ang Savior ay para sa mga taong wala pang kaligtasan. Yung Savior, mga minamahal, para sa mga may mabibigat na problema ngayon. Yung Savior, mga kapatid ko, para sa mga may sakit ngayon. Para sa mga depressed sa buhay, mga minamahal, para sa kanila ang Savior. Sabi ng John chapter 3 verse 16, napakasimbling talata, mga minamahal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Mapansin mo rito, mga minamahal, yung whoever. Whoever believe in Him. Ang ibig sabihin ng whoever, mga minamahal, para sa lahat po yung pagsilang ng sanggol. Amen? Sino man ang sasampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Whoever, mga minamahal, para sa lahat, yan ang ibig sabihin. Kahit hindi ka matalino sa mundo, kahit hindi ka mahusay, kahit sa akala mo wala kang kakayanan, mga minamahal, walang paggamit sa iyo ang dakilang Diyos, mga kapatid. Pero ang totoo, pwede kang gamitin ng mahal na Panginoon. Kahit ang feeling mo, rejected ka, mga minamahal, yan ang mga ginagamit ng dakilang Diyos natin. Amen? Katulad ng mga shepherds. Lahat tayo gagamitin ng mahal na Panginoon. Wain mahal. Pero alam niyo po, mga kapatid, yung nakikita ko, mga minamahal, ang nakakahadlang sa atin, kung bakit ayaw nating magpagamit sa mahal na Panginoon, alam niyo kung ano? Fear. Takot sa puso. Bakit sinabi kong takot? Dahil ayaw natin ng responsibility. Ayaw natin ng assignment, Wayne Mahal. Kasi pag ikaw po'y naging mananampalataya at nagseryoso sa iyong kaligtasan, gagamitin ka ng Diyos. Amen? So pag ginamit ka ng mahal na Diyos, responsibilidad mo, mga minamahal, yung tungkulin mo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, yung mga mananampalataya, mga minamahal ko, na ang gusto lang nila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon para pagpalain physical, sila yung mga hindi ginagamit ng Diyos. Pero yung mga Kristiyano po, mga kapatid ko, may pagpapala o wala, napakainit sa mahal na Panginoon, sila yung ginagamit ng mahal na Panginoon. Amen? Tingnan nyo yung Matthew chapter 25, verse 24. Basahin natin sa Tagalog. Dito po sa Mateo, kapitulo 25, ang versikulo po ay 24. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. 25. At ako'y natakot. At ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Pansinin po ninyo rito, may mahal. Yung binigyan ng talento ng dakilang Diyos, hindi niya ginamit, binaon niya sa lupa. Bakit? Anong dahilan? Natakot. Lahat po ng takot magsabing praise the Lord. Natakot siya eh. Sabi po ng Bible, mga minamahal, lumapit at tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita. Ikaw ay taong mapagmatigas. Ikaw ay taong gumagapas doon sa hindi mo hinasikan. Umaanis sa hindi mo tinanim. Ako'y natakot, sabi ng taong ito. Ako po'y natakot, kaya ang ginawa ko, itinago ko na lang, binaon ko sa lupa, ito binabalik ko sa iyo. Ano sabi ng talata, may mahal, kasunod na talata noon, mga kapatid ko, sa 26-27. Ikaw na tamad at walang kwentang alipin. So, nagalit ang ating dakilang Diyos, mga inumahal. Talent, ministry, ibig sabihin, mga kapatid ko. Hindi ginamit, mga minamahal, yung kanyang ministry sa takot na baka ma-failure, mga inumahal. Baka hindi magtagumpay. Meron bang ganong mananampalataya ngayon, mga minamahal?
hindi mo maibigay, mga minamahal, yung full blast mo sa mga napangin kasi baka mag-fail ka eh. Baka hindi ka pakinggan ng tao, mga minamahal, kapag nangaral ka ng Word of God. Baka mapahiya ka, mga kapatid ko. Baka pag ikay nangaral ng Word of God, hindi mag-manifest ang kapangyarihan ng malapay nun. Mapahiya ka, mga minamahal. Ramdam namin nung unang panahon yan, mga kapatid ko. Kasi konti lang yung binigay mong panahon sa dakilang Diyos natin. Ibigay mo ng buo, mga minamahal. 100%. Amen. Paano kaya kung magpapagamit ako sa malapay nun? Baka yung mga magulang ko hindi pumayag, mga minamahal. Yan. Yan ang ating babantayan, mga kapatid ko. Kaya nga tingnan nyo, sa Bible po, mga kapatid, yung salitang fear not, alam nyo, kaya pinakinta ko yung fear not sa ating choir eh, kasi ang ganda. Yung word na fear not, mga minamahal, na-discovery ko, na binanggit pala yun sa Bible 365 times. Nakikinig po ba kayo? 365 times binanggit yung fear not sa Bible. At kung mapansin mo, mga minamahal, yung one year, meron tayong 365 days. Nagkataon lang ba o niloob talaga ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? 365 binanggit. 365 days, mga minamahal, ang isang taon. So ang ibig sabihin, mga minamahal, araw-araw may takot talaga tayo sa puso. Kahit sino sa atin, mga minamahal. Pero, mga kapatid ko, sinasabi rin ng Bible sa isang taon, mga minamahal, sinasabi ng Bible, fear not. Huwag kang matakot. Sa araw-araw, mga minamahal, sa pagising mo sa umaga, huwag mong kalilimutan. Laging binabanggit ng Bible yan, fear not, my child. Amen? Kasama mo ako. Pagising mo sa umaga, mga minamahal, bigay mo sa mahal na Panginoon yung puso mo at manalangin ka, magpuri ka sa dakilang Diyos natin, magpasalamat ka. Para yung buong maghapon natin, kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? Pagising natin sa umaga, mga minamahal, marami pong mga problemang kakaharapin tayo. Pero sabi ng banal na kasulatan, fear not, my child. I am with you. Amen? Ako'y isa sa iyo. Ano po bang mga assignment ang bibigay sa atin ng dakilang Diyos, mga minamahal? Marami pong assignment eh. Suportahan mo yung pangangailangan ng church, assignment mo yan. Amen po. Suportahan mo yung mga spiritual leader mo, assignment mo yan para sa mahal na Panginoon. Tumulong ka sa pagpapaganda ng chapel, assignment mo yan sa mahal na Panginoon. Gising pa ba ang mga anak ng Diyos, mga kapatid ko? Mag-ayuno kang palagi para sa mga prayer warrior, may mahal? Para ingatan ng dakilang Diyos yung mga naghahanap buhay natin, mga kapatiran? Assignment natin yan sa mahal na Panginoon. Pinagpe-pray mo yung kapatiran, mga minamahal, para lumakas yung kanyang loob. Assignment mo yan sa mahal na Panginoon. Pinalalakas mo yung loob, mga minamahal, ng mga nangihina at nalulupaypay. Itinatayo mo sila sa kanilang pananampalataya. Assignment mo yan sa mahal na Panginoon. Amen. Marami tayong assignment. Marami tayong, mga minamahal, yung responsibility, mga kapatid ko, na dapat gawin. Pero pag hindi ka nagpagamit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ano mangyari, mga kapatid? Pag nanatili ang fear sa ating mga puso, una, fear will prevent us from doing the will of God. Ilalayo ka nito sa paggawa mo ng kalooban ng Diyos eh. Ilalayo ka nito, wawalan ka ng ganang gumawa sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, kapag nanatili ang fear. Pangalawa, mga kapatid ko, fear will take you backward and not forward. Pag nanatili yung fear, mga minamahal, takot kang maglingkod, takot kang magbigay ng oras sa mahal na Panginoon, takot mong ibigay yung full blast mo sa mahal na Panginoon, mga mahal. Sabi ng number two, fear will take you backward and not forward. Pag may takot sa puso, tingin natin sa problema, napakalaki. Amen. Kapag may takot ka, yung blessing na pangako ng dakilang Diyos, hindi mo ma-enjoy. Tama. Kapag may takot ka sa puso, madali mong makalimutan, mga minamahal, yung ginawa ng dakilang Diyos sa buhay mo. Totoo yun, mga minamahal. Ano sabi ng Hebreo chapter 10, verse 38-39? Basahin natin sa Tagalog po. Ito po ang sinasabi. Hebreo, kabanata 10, ang talata ay 38-39.
Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Lahat po magsaming praise the Lord. Gising na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Napakahirap maglakbay, pumasok dito sa chapel natin. Kaya kung mga minamahal, hindi natin gigisingin yung sarili natin, napakasayang naman. Amen. Say praise the Lord. Praise the Lord. Alam ko po mga kapatid, nasabi nga nung kapatiran natin, mga minamahal, na nag-message po sa akin, Kuya, nakaka-bless naman yung mga kapatiran natin dyan kasi lockdown pala dyan pero nakadalo sila. Sabi ko naman mga minamahal sa kanya, kapatid, yung mga mananampalataya dito sa Pampanga, napakalaki ng pagmamahal nila sa Diyos natin. Amen? Matindi yung kanilang pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, sa kanilang kaligtasan. Kaya kahit pinipigil talagang nandito pa rin sila. Binawal doon, dumaan doon. Amen? Say, praise the Lord, my mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Alam nyo, maraming Kristiyano po, hindi po nila na-fulfill yung calling nila sa mahal na Panginoon dahil nagpadaig po sila sa takot, mga minamahal. Unang-unang, mga kapatid, ating mindset, mga minamahal, yung Christ sinilang para sa akin. Yung Kristo isinilang sa sabsaban dahil sa akin. Amen? Kung dahil sa'yo at sa akin, may mahal, isinilang siya, pababayaan ka ba niya? Amen? Amen. Praise God. Ito pa, Revelation chapter 21, verse 8. Sabi ng Bible, inuna ito eh, but the fearful. Oh, sabi ron mga minamahal, ngunit sa mga duwag, nako mga kapatid, and unbelieving, and the abominable, and murderer, and warmongers, and sorcerer, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burned with fire and brimstone, which is the second death. Tagalogin po natin. Apokalipsis, kapitulo 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiipid, at sa mga gagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Mga minamahal, pag-aralan natin ito. Lahat ng uri ng kasalanan, saan ang gagaling? Mga kapatid, lahat ng pagsalangsang, mga minamahal, lahat ng kalikuan, lahat po pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, panggagaway, mga minamahal, pagmumura, pagsinungaling, saan po, anong pinanggalingan ito? Saan ang galing ito, mga minamahal? Inuna na eh. Sabi ron, sa mga duwag. Ang dahilan, mga minamahal, kung bakit nagkakasala ang mananampalataya, dahil sa kaduwagan. Duwag magpakainit sa Diyos. Duwag gampanan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Duwag maglingkod sa Diyos. Duwag ipangaral ang Ebanghelyo. Duwag magpuri sa Diyos. Duwag manalangin sa mahal na Panginoon Diyos. Duwag mag-ayuno para sa mahal na Panginoon. Amen. Yun ang dahilan, mga minamahal. Kaya inuna ron eh. But the fearful, sabi rito, the fearful and unbelieving and the abominable. Abomination, abominable, minamahal, pareho lang yan. Kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon. And murderer, lahat ng mga minamahal, and all liars shall have their part, sabi rito, in the lake which burned with fire and brimstone, which is the second death. Amen. Alisin natin yung fear, mga mahal. Huwag tayong matakot, mga kapatid ko. Praise the Lord. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating dakilang Diyos na buhay. At isa pang magandang talata, mga minamahal, itong 1 Thessalonians, chapter 5, verse 9. Sabi ng Bible, mga kapatid, tingnan nyo. For God did not appoint us to wrath,
Hindi tayo tinalagan ng Diyos sa kanyang galit, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Tingnan nyo, may mahal. Dito po sa unang mga taga Tesalonica, kapitulo 5, ang versikulo po ay 9. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, amen, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang dakilang Diyos natin, may mahal. Hallelujah, 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 glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, kumpleto. Kumpletong binigay ng ating dakilang Diyos, may mahal ang kaligtasan. Mga kapatid ko, isinilang ang Savior dahil sa iyo at sa akin. Kumpleto niyang binigay yung kaligtasan, kasama po yung kagalingan ng karamdaman, may mahal, kasama yung katugunan sa panalangin po natin, pagpapala sa lahat po ng bagay. Kaya para sa atin, may mahal, tao sa puso tayo, nagpapasalamat sa dakilang Diyos natin ngayong Christmas, mga kapatid ko. Bakit? Dahil pag walang Christmas, walang salvation. Amen po. Pag walang Christmas, walang miracles. Pag walang Christmas, may mahal, walang katugunan sa panalangin. Wala ang propeta ng dakilang Diyos, may mahal. Wala po ang Jesus, miracle ko siya. Lahat tayo itatapon sa impyerno kapag walang Christmas. Amen. Kaya doon sa ating mga baguhan, may mahal, ating mga bisita at mga baguhan na nakikinig, nanonood ngayon, mga kapatid ko, masasabi ko po, napakahirap mabuhay nang wala kang Kristo sa puso. Napakahirap, mga minamahal. Yung buhay na wala kang pagsunod sa dakilang Diyos. Wala kang peace of mind. Walang peace sa loob ng bahay natin. Kahit lagyan mo ng God bless home ang bahay natin, pero kung wala ang Christ, mga minamahal, sa ating mga puso, mga kapatid ko, walang kwenta ang lahat ng bagay. Kahit marami kang handa, kahit marami kang palamuti, mga minamahal, sa bahay mo, gastusan mo pa ng malaki, mga kapatid, yung mga Christmas light, Christmas tree. Kung wala po si Dearest Jesus sa ating buhay, sa ating puso, sa ating tahanan, mga minamahal, walang kwenta ang lahat ng bagay. Wala. Para tayo nakikiselebrate, mga kapatid ko, sa celebrant na hindi natin siya kilala. Hindi niya tayo kilala. Amen po ba, mga minamahal? Praise God. Kaya mga kapatid ko, wala na pong isisilang na Savior sa sabsaban. Wala na, mga kapatid ko. Gusto ng dakilang Diyos natin, ano? Lagi kong sinasabi ito, mga minamahal. Anong gusto ng dakilang Diyos sa atin ngayon? Christ must be born in your heart. Amen? Gusto niya, isilang siya sa iyong puso, sa ating puso, may mahal. Purihin ang mga Panginoon. At kapag tayo po'y kumilala, tinanggap ang ating dakilang Diyos bilang tagapagligtas, mga minamahal. Sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, last verse po natin, mga kapatid ko. Tingnan niyo to. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Tingnan natin sa Tagalog habang naghahanda yung ating mga manunugtog, may mahal. Sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, chapter 1, verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Purihin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Walang takot, mga kapatid, kapag si Diyos Jesus nasa atin. Purihin ang malang Panginoon. At tumayo po tayo lahat. Minamahal, tayo po umawit sa dakilang Diyos natin. Awitin natin ang mahal na Panginoon, this little child. Amen. Who would have thought that long ago, so very far away, a little child would be born in a manger lane? Who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter from whom the angels sing? And who would have thought that as he grew and with other children played, the child with whom they love and sigh would die for them someday? And who would have thought this little child who made the blind man see?
and set the sinner free. And who would have thought this little child was whom the prophet said would take away the sins of men and rise up from the dead. This world remains the same. Empires haven't been and fallen, yet only the times have changed. Nations against nations, brothers against brothers, men so filled with hatred, killing with one another. Over half the world is starving, while the banner of the sex is torn. Debating over disarmament, killing children before they're born. And fools who march to win the rights to justify their sin. There's a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. Oh, I believe, and I will always see this little child. Empires have been born, yet only time has made a change. Nations against nations, brothers against brothers, men so filled with hatred, killing one another. And over half the world is starving, while the power of the sense is gone. Depending over this armament, killing children before they're born. And fools who march to win the rights to justify their sin. Someday we'll
Thank you, Lord God. Panginoon, mahal sa ating inawit, yung sanggol, mga minamahal, sabi ng ating topic, for you, the Savior was born. Dahil sa iyo, mga minamahal, sa hindi lang ang sanggol. Ngayon, mga kapatid ko, yung sanggol na yan, siya nating proteksyon. Siya ang nag-iingat sa atin. Siya ang ating abogado. Hallelujah. Kung may sasaling sa iyo, mga minamahal, gagantihan sila ng mahal na Panginoon. Ganyan siya kabait. Darating ang panahon, sabi ng ating inawit, someday, darating siya bilang King of Kings, Lord of Lords, may mahal, para hatulan ng mundo. Hallelujah. Para i-isolate, mga minamahal, ang mga anak niya, mga kapatid ko, at kanyang gunawin ang mundo. Hallelujah. Bilang judge, mga minamahal, darating siya, mga kapatid ko. Kaya habang may pagkakataon pa, sa mga sandaling ito, mga minamahal, siya po ay tumatayo, mga kapatid, bilang manananggol natin, bilang attorney natin, bilang protection natin. Tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas. Paglingkuran po natin siya, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, habang tinatawag ang ating beloved, my co-preacher brother Jojo, mga minamahal, sa ating pong pananalangin, purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po, beloved ordained preacher, Elodie Guzman, sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po, mga minamahal, ang ating po mga webcast viewers na ngayon lamang po nakapanood ng ating banal na gawain na hindi nyo pa natatanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, tanggapin nyo po ang ating dakilang Diyos na buhay bilang inyong sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga nanonood ngayon na wala pa po sa mahal na Panginoon. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa iyong banal na salita na amin pong napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po, mahal na Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo po kong tunay na Kristiyano sa gawa, sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kami na lamang pong mananalangin sa inyo, mga minamahal. At tuloy-tuloy na rin po tayo sa ating mga pangangailangan. Purihin ang ating mabait na Diyos. Opo, dakila, mapagpalang Ama, Diyos, at makapangyarihan sa lahat. Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na ebanghilista, aming mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. Narito po, mahal na Panginoon, ang aming mga kababayan na nanonood po sa iyong banal na gawain sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, sa lahat ng sa kanila po na sila po tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa gawa, sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, dalangin din po namin, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan ng iyong banal ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Nakikita mo, Diyos, ang bawat isa sa amin. Alam mo po, mahal na Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Sa iyo lang kami lubos na umaasa, nagtitiwala, sapagkat sa iyo walang imposible, O Diyos. Abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay sa umagang ito. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming matibay sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, maratnan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng aming mahal na Pastor, amin na pong inaangkin ang katugunan ng aming mga panalangin. In the mighty name of the Christ Jesus, we pray. Aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS, rheumatism, paggabingi, paggabulag, sakit sa puso, high blood, cast out, be healed, cast out, be healed. In the mighty name of the Christ Jesus, mga hadlang sa pagpapala, mga kahinaan, mga pag-aalinlangan, cast out, in the mighty name of the Christ Jesus, mga virus, cast out, in the mighty name of the Christ Jesus, amen and amen. Be blessed, be strong, in the mighty name of the Christ Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mga minamahal.
Tayo po ay tatalon tatlong beses. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro ito sa puso para lubos nating mapalugdan ang ating malapay noon. Huwag na po natin ganong pakalakasan, mga minamahal, sapagkat ang ating pong mga kapitbahay ay sa mga oras natin nagpapahinga na, mga minamahal. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating malapay noon. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay nauko lamang po para sa ating malapay noon. Dadako po tayo, mga minamahal, sa ating mga announcement. Narito po ating beloved preacher, beloved brother Jose Revilla. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo, mga minamahal, sa ating mga announcement, tayo po muna ay kukuha natin pong special offering. Yung ating pong special offering, mga minamahal, ito po ay inilalaan natin para sa ating patuloy na pagpapagawa natin pong bahay sambahan. At ako na rin po, mga minamahal, manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. O pala namin ang mga Diyos sa banal, makapangyari sa lahat. Sa banal pangalan mo ang pinakamamahal, Jesus. Ano dalahin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Will Estrada, Alameda, malapin naman kami po sa puso na nagpupuri, nagpapasalamat ng kilang Diyos sa mga pagpapala na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa, may malapino. At narito po ang aming mga special offering, malapino. Tinadalain po namin ng kilang Diyos. Basal mo po ito at ibalik ng siksikliklik, umaapaw sa aming minamahal na kapatiran, mapatuloy na matapat na nagbibigay sa iyong banal gawain, malapino. Pagpalain mo bawat isa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you. Po sa iyong paggalaw para sa gawain na ating pong pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay dadako na sa ating pong mga announcement, ating pong banal gawain sa dakong ito. Araw po ng Linggo, ating Sunday service, mga minamahal. Tayo po yung nag-umpisa ng alas 9 ng umaga. At ito po yung natatapos ng alas 3 po ng hapon. At araw po ng Merkulis, yung ating midweek service, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa ng alas 2 ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At ating overnight prayer, tayo po ay nag-umpisa ng alas 8 ng gabi. At ito ay natatapos ng alas 3 po ng Sabado ng madaling araw. Praise the Lord. At after po na ating panalagawain, mga minamahal, mayroon po tayong lihans sa nais po magpalihans. Kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay may lihans natin pong mga beloved prayer warrior. At sa lahat po na may mga katanungan, mga minamahal, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At sa ating pong additional announcement, mga minamahal, huli sabi po natin bukas, mga minamahal, dito po tayo lahat na manambahan sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon. At sa lahat po na dadalo, mga minamahal, palala lang po, mga minamahal ko, kailangan po na palagi po tayo magsuot ng face mask, mga minamahal ko, at face shield, mga minamahal. At yung pong mayroon pong mga bata, mga minamahal, below
15, mga minamahal. Huwag po munang dadalo, mga minamahal. Mag-webcast po muna kayo, mga minamahal, sa inyong mga tahanan kasi mayroon pong mga checkpoint, mga minamahal. Baka pagdating po sa checkpoint, mga minamahal, pauwiin din po kayo, mga minamahal. Sayang lang po yung iyong pagod, mga minamahal. Yung mga below 15, mga minamahal, at yung ating pong mga beloved elderly, mga minamahal, yung above 65 years old, mga minamahal. Mag-webcast po muna, mga minamahal. At sa lahat po ng dadalo, mga minamahal, kung maaari po, magdala po kayo ng quarantine pass, mga minamahal ko. At yung inyo pong medical certificate, mga minamahal. At ito po, mga minamahal ko, ay nakukuha sa inyo mong mga kanya-kanyang barangay, mga minamahal. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. At yung ating pong Thanksgiving, mga minamahal, ay ito po ay ating pong in-adjust. Ito po ay gaganapin natin, mga minamahal ko, sa January 3 na, mga minamahal. Yung ating pong Christmas Thanksgiving, mga minamahal. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. At yung ating pong Wilaya Bidga Choir Thanksgiving, mga minamahal, ito po ay sa January 4, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal Pinoon. At mamaya po, ating pong mga beloved Finance and Youth Choir, mayroon po kayong practice alas 2 po ng hapon hanggang alas 5 po, mga minamahal. At kayo nila po, maaga po kayong pumunta rito, mga minamahal, para maaga po na makapag-umpisa ng iyong practice. Kasi po, after po ng iyong practice, mayroon po pong evening prayer, yung ating pong, mayroon po kami evening prayer, mga minamahal, yung mga manggagawa, mga minamahal, para rin po ito, mga minamahal ko, ipag-pray po natin yung tagumpay na nga gawain bukas, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal Pinoon, at kung may dadagdag po po, ating pong beloved ordinary preacher. Okay po, at tayo po, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan, sa ating pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. Tayo po ay sama-samang... Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. At tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At narito po ating beloved Colonel Ricardo Capala para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapagpala ang masalangit sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Narito po kami, mala Panginoon, sa una't panalangin ng mala Pastor Evangelista Will Estrada Almeda. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, mala Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain, sa aming pong overnight din ginanap, sa araw ng Pasko hanggang mga oras na ito. Mala Panginoon, mula po sa yugto ng pag-aawitan, sa mga buhay na patutuo, sa mga matatapat naming mga kapatid na patuloy na nagkakalob sa iyo. Mahal na Panginoon, amin pong pinasasalamatan higit sa lahat ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na ipinangaral ng pinagpalang maangaral. Salamat po, mahal na Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo ang patuloy at kalakasan, kalusugan ng aming mahal na Pastor upang kami patuloy masubaybayan sa aming espiritual na pamumuhay, sampu ng kanyang beloved children. Mahal na Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo kung paano mo kami dinako rito, palayasin mo lahat ng hadlang upang kami makabalik sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, pag-ingatan mo po kami, ilukob mo ngayon dakilang pag-ibig hanggang sa aming mga uwi ang mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Purihin po ang pinakamamahal na Pinoon. Inulit ko, sa ating pong pag-uwi, mga minamahal, mag-ingat po tayo, lalo-lalo po yung tatawid po sa highway, mabibilis po yung mga sakyan dyan at medyo madaling po ang lugar. Mag-ingat po tayong lahat. Praise the Lord. You said you were and heal my sins. You are the Lord, my healer. You are the God, that healed me. You are the Lord, my healer. You said you were and he
God.